Tagal-tagal-tagal nakitang gustong ma-guest dito sa podcast. Ang daming nagdaan, ang daming nangyari. Actually, okay, let's go dun sa simula muna. It's only the beginning of the start. Oh, yeah. Na-interview lang kita last year nung may pandemic. Remember, nasa US ka pa noon. Oo nga, parang 'di ba, nasa sahig pa nga ako noon kasi wala pa akong mga sapat na gamit. Like, oh, 'di ba, low bat ako and all. Tapos syempre hindi naman ako ready for mga showbiz ganap that time kasi sa housewife and housewife material lang take ko that time. But now I'm so glad, amazing na nandito na ako sa Philippines. Tapos sakto, nagtuloy-tuloy yung lahat. Nag-open, nag-close, everything. Kasi pero you're everything away from open. Your husband, no? How's that for you? You're away from your husband. How's that for you? Kaya nga, nung dumating ako dito, nung March, parang dumating ako March 17 or 18. Tapos, umalis ako ulit ng April something. Kasi may show ko noong April 23 sa LA. Mm-hmm. Tapos, umalis na ng siyempre, sa San Francisco ako umi-entry dahil kasama nga doon, eh, pupuntahan ko si Trev para sabihin na may mga offer, uwi kami. So ngayon, tas May ulit, 15, meron na naman ako sa Cerritos, yung Romantic Cell Jaya. Kumbaga, parang ginawa ko, umuwi lang ako dito 1 week, 2 weeks, tas every month, umuwi ako sa Philippines, sa US, kasi parang hindi biglaan ang aming transition. Kumbaga, nagpaalam ako ng maayos. Medyo magastos lang kasi dalawa kami. Oh, tsaka siyempre, business class. Hanggang sa huli, nag-economy na nga lang. Kasi tatlo, dinawa akong kiyapa. Sabi ko, imagine mo, arsing minion para sa pamasahe. Sabi ko, sayang mo, nag-economy na bumili na akong car or pa-renovate or what. Wait lang, totoo. Pero kasi, nag-economy ka? Nag-economy na ako nung bandang huli. Kasi sabi ko, ay, dalawa kasi kami. Oh, practical sipin na mo lang, magkano no? Bawat isa, 4,000, 5,000. Oo. Oh, oh. So parang 9,000 to 10,000 business kasi kaming dalawa. Eh kung 5 days lang ako dito. Pero after that, na-realize ko, hindi pala madali magbalik-balik. Mm. Pero, syempre, meron akong minor na anak. Tapos yung asawa ko, syempre, kailangan hindi ko biglain. Kumbaga, wag naman yung, ay, babay na, umalis na kami dyan, hindi na kami babalik. Di ba? Kumbaga, tapos may commitment din ako sa Amerika na syempre ayoko rin masira sa mga taga doon. Syempre, taga doon na din ako eh, resident din ako ng US. So, ayoko naman na, ano ba yan, nag-umpisa pangalan ko sa pagiging diva sa stage. I mean, nagko-concert and all. Mm-hmm. Tapos hindi ko pagsisisiputin yung mga dahil nandito na ako, di ba? So, yun lang, naging nakakapagod, nagiging magastos, pero naitawid naman. So, everything's really, really great. Very good. Really great. Teka, yeah, hindi rin nabigla asawa mo. Alam mo yun, hindi mo na build up na bye-bye. Medyo, pero ngayon, nahinay-hinay mo ganun. Yes. Oo. Yun nga lang, napagastos. Pero kaya babawiin ko na lang. Ano ba naman yung gastos, di ba? Muna, pag-usapan natin yung buhay mo sa States. How's your life in the US? Yun na nga. Alam mo, ang saya din. Kasi syempre, hindi ko rin makakalimutan. Pero asawa ko lang talaga ang... You know, nagkaroon din ako ng ibang friends doon, pero yung nalungkot din ako, parang na ano na nga ako nung paalis kami doon. Pero nung pagbalik namin dito, sabi ko, ang hirap din kasi yung parang katawang lupa mo, humihiwalay na sa paa mo. Yung parang gusto mo nang bumitaw sa gitna ng bayahe sa flight, kasi 15 hours, 13 hours, 40. So sabi ko, kahit pala kaya gustuhin ko, hindi kaya. Tapos yung anak ko na trauma na yata sa airplane, parang ayaw nang sumakay. Dahil? Oh, it's too far, sabi niya. Siguro na katawan lupa din niya, parang napagod. Pagoda may. So sabi ko,
wala dito na lang muna. Tsaka ang dami kong napapaligaya dito. Sa US, asawa ko lang. Naalala ko lang kasi doon sa interview natin, natatanda mo last year, sobrang ang tagal ng adjustment mo bilang housewife. Sobrang tagal nung, alam mo yun, nakalimutan pa. Di ba pati yung anak mo, nalock mo pa? Nalock mo pa sa labas. So, alam mo yun. Doon kami park, doon lang kami sa park. Laro siya ng laro, kahit di niya kilala. You wanna play? Tapos laro-laro sila. Maganda naman mga park doon, lahat maganda doon. Kaya lang, I believe na hindi lang yun ang pwede kong gawin sa buhay ko. Hindi ikaw kumbaga, yun. Kumbaga, pwede akong magpaligaya in front hindi of ikaw you. Yun. Like parang in frontal. Oo, de, tsaka, pero okay lang ginawa ko. Pero parang laging, basta malungkot. Tsaka hindi ako English speaking, yun ang totoo. Off ako. Yung parang na, akala hindi ako belong. English speaking ka na. English sila, yung maasawa si Athena. Ako, syempre, nakakaintindi. Pero parang kanin yan eh. Kumbaga, yung Tagalog ko is my rice. Yung mga tinapay pizza and pasta, syempre, parang ganun English ko. Yung parang bitin pa din kahit na... Tsaka hindi naman magaling mag-English masyado. Pati naman yung mga kausap ko doon. So naghahanap ka ng mga Filipino friends na hindi marunong mag-English. Tapos parang dal-dal-dal-dal namin kasi nga wala kami namimiss namin mag-Tagalog. E di yung bunganga ko gamitin ko naman sa taping, di ba? Why not? Sa kung ano-anong chika dito. Hindi kasi parang ano yung soothing. Alam mo yun, yung everyday lumaki ka na narinig mo Tagalog, lahat, weather and all. Pero isa yun sa factor na nakaka... May, parang nagiging Korean novela yung life ko tuwing maghahapon na. Tapos winter. Tapos view mo. Maganda naman, San Francisco is the best. Nag-tour din ako all over US. Sobrang ganda talaga. Pero hindi pwedeng makalimutan ng bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Diba? Tsaka ang hirap magpatawa nung panahon na pandemic. Parang insensitive ka din eh. Kaya talagang... nakakalungkot talaga ng mga moments na yung first yung mga March 2020 yung first wave ng pandemic. Kasi una dapat balik na GMA na ako talaga noon, yung napornada. So parang yung pa lang oops. Tapos buong mundo mahirap. Tapos pero naka-adjust naman kasi nga because of love. Yes. Love wins. Love is the greatest gift of all. It's yourself. Hindi then pala yung baby, eh. It's Michi, yourself. Nung time ba na nagde-date kayo ni Trev, in-expect, inisip mo na yan na parang, someday iiwan ko ang Pilipinas for my husband. Hindi, I'm always in love with ano yung S. Kaya nga, di ba yung mga boyfriend ko laging, hindi lang boyfriend, laging foreigner. Hindi, yung mga ex, di ba? Alam mo na yan, yung mga dati. Kasi parang... Oh, hindi lahat pang, yun, foreigner, ha? Pan- oh, di ba? So, yata din eh. Di ba? Ang mga nag-migrate, charot. Oh. Eh, kasi, interview mo to. Hintayin, sino pa naman ang hindi magiging maligaya dun sa land of opportunity, United States, blue passport, anak mo, kahit saan. Wala siyang visa, pwede siyang mentor, exit, mag-work, and all. So, parang ang sarap ng mga pagkain, ang laki ng pagkain, grocery. Tsaka pwede kang manghingi na talaga ng ayuda sa government. Walang wala na talaga. Hindi, just Air Force ang asawa ko. Di, loan talaga. No ba? Hindi, marami. Tapos maraming benefit, ganyan, masarap, mabango, malinis. Pero, hindi nga eh, dito din talaga. Hindi ikaw yun. Oo, geologs pa rin pala talaga. Hindi, makamasa lang. Massachusetts. Na yun, di ba, yung... Ito, yung ganito lang, masaya na. Yun ako. Pero ngayon, Pichi, ang dami mong ginagawa. Hindi ka ba like parang, oh my gosh, na overwhelmed na ako? Kasi from
wala ka halos ginagawa araw-araw kundi planuhin ko anong kakainin ni Athena. Oo, yun naman ang namimiss kong gawin ngayon. Pero kaya nga nagda-diet na lang muna ako sa meal plan. Kaya minsan nahirapan ako mag-diet kasi na yung mga pagkain, wala nga, hindi ako makapagluto, hindi mag-ano. Buti na lang may, meron ako fitness gourmet na ginagawa. Tapos nag-swimming na and all. Tsaka maganda ngayon kasi medyo nag-mature na rin si Athena, 5 years old na. Kaya relax na siya sa buhay. Naiiwan-iwanan na. Hindi na siya, ano, no? Hindi na siya, kumbaga hindi ka na nursing, hindi na siya pinapadede. Oo, hindi na siya, alam na niya na dapat kumain siya ng gulay, kumain siya ng maayos, hindi, papangit siya. Yung ba sinasabi mo kay Athena? Oo, if you wanna be like, you know, beauty queen, good example. Basta mga ganun, tituro ko be a good example. If you want to be actress, you have to study, learn Tagalog, but learn to read first. Ganon. Actually, kaya rin gusto ni Trev pala na nandito siya, ang wish niya, maging Tagalog muna si Athena. Ang una naman talaga naming plan, 8 years old, dun siya uuwi ng Amerika kami. Di ba nandito pa kami nung hanggang bago siya mag-3? Parang 2-3 years old, nag-long distance din naman kami ni 2 years and a half, 2 years, oo, ni Trev, kasama ko si Athena. Na-lockdown lang naman kami doon, kaya gano'n. Pero ngayon, siguro, yung original plan na maging, matuto muna siya mag-Tagalog, di ba? Tsaka sa ngayon, hindi pa namin kayang walang gabay kasi nga, kailangan niyang may trabaho. So, si Trev, may trabaho ko. Oh, paano yung anak namin? Eh, dito lahat ng kapatid ko nandyan. May pinsan pa, may, di ba, may mother-in-law. Ay, hindi, wala pala. May brother-in-law, sister. Sa dami. Oo. Hindi mo na alam lahat, gabay. Sabi ko nga, yaya ko, mayaya. Mga in-law, di ba? Pinsan, di ba, tito? Sabi ko, dito, grabe, sa Philippines, wala ka, pati yayat driver mo, may sariling yaya din. Oo. Parang napakaraming gabay dito. Eh, massage nga lang, di ba? Everywhere. Nandiyan dyan. Eh, doon, bago ka makapagpamasahe, kailangan meron ka $100. So, ikaw pa pupunta, tapos sandali. So, mga ganun. So, wala kang so, kung baga, dito ang walang magastos magpalaki ng anak doon. Kaya dito, mas okay na dito kasi siguradong makaka-work akong masaya, pati siya masaya. Anyway, 7 years naman na kami. Magsi-7 years na this year. So, konting ano na lang, ipon. Para sa kinabukasan. Para go, go, go. Diba? Sa kinabukasan. Peachy, dahil sinabi ko nga, diba? Marami tayong nasaksihan na ng mga love stories nating dalawa. Diba? So, ako yung hihingi sa'yo ngayon ng mga love advice, kung pwede. Sige. Ayan. Kasi meron kami yung mga hiningi ditong question sa mga listeners namin eh. Okay. Na pwede naming tanungin sa'yo. Okay. Tulad dito, first time kong mamimit ang pamilya ng jowa ko, kaya may kaba ako. Anong maya advice mo? Eh, una sa lahat, mag-presentable ka. Maligo ka. Para fresh. Basic naman yun. Diba? Basic naman yun. Magmagandang damit. Hindi. Hindi, basta maging, ano ka lang, relax. Tapos mag-bis ka ng hindi masyadong bastos. Kagaya ko. Para seryosoin ka nilang lahat. Wait. Kilalanin mo muna ang pamilya. Nung first time mo bang na-meet yung in-laws mo? Hindi ka... Oo, na-meet ko. Biruin mo, na-meet ko sa Lake Tahoe agad. Tapos agad. After 3 days, sinabi namin we're engaged. Siyempre, windang-windang na gano'n. Sexy ka nun? Sexy yung damit mo? Oo, hindi.
Malamig eh. Hindi ako nagsuit. Kaya hindi. Pero si Trev, pinakita niya yung FHM ko. Yung naka-Mickey Mouse ang from the crowd sa mga sexy pictures ko. Anong sabi kaya, ng Indos wala. Mo? Okay lang naman kasi Americanized naman sila. Tsaka, kaya na okay si Trev kasi hindi siya ano suma. Basta maging maganda. Basta siguraduhin mo lang presentable lang itsura kahit mag-show ka pa ng body or what. Mm-mm. Show what you've got pero mag-workout. Yung kumbaga, wag naman yung parang walwal na walwal yung katawang. Kung mag-diet ka, mag-workout ka, mag-kinis, ganyan. Then okay lang. So yun ang advice ko, just go there and then be fresh, simple lang. Mm-mm. Tapos, wag mo ma-pressure kasi hindi naman, wala, ni-invite ka pa lang naman. Hindi ka pa naman pinapakasala. Diba? Wag, wag assuming. Invite nang magpo-coffee, friends. Huwag tayo masyadong umasa na baka feeling natin. Ay, pakikilala. Kasi may ganun din na feeling, ay, pakikilala na sa magulang. Naku, siguro, ano na to. Minsan ka, tas masasaktan lang tayo. Kaya, relax lang. Just go, attend. Just go with makinig. Maging totoo lang, di ba? Pag may tanong, sagot. Pag wala, di, tahimik. Yun. Oh, here's another one. 7 years na kami in a relationship. Pero feeling ko, wala na siyang time para sa akin. Ano pong advice? Ano yan? Mag-jowa lang o mag-asawa? Di sinabi eh. Pero siguro kung... Hindi, minsan kasi, ang lalaki talaga, ayaw din naman nilang kapit na kapit ka masyado ng 24 hours. Kumbaga, kung binigay nila sa yung 2 days nila, bigyan mo sila ng 3 to 4 days mag-isa. Kasi, hindi naman maganda yung kapit na kapit. Ibig sabihin, sample lang yun. Importante rin yung time apart. Kumbaga, kung binigay niya sa yung 50%, ibigay mo na sa kanya yung 50%. Pero kasi kung mahal ka naman niya, ikaw din at ikaw babalikan, hahanapin. Baka nga hindi na umalis sa bahay mo o hindi na umalis sa'yo. Kaya, sa tabi mo. Kaya, sa tingin ko, dapat pagbigyan. Unless nininervous ka, may instinct ka, eh, iba na yun. Mm-mm. Gets mo? Kailangan, huwag tayong maging praning, pero huwag tayong tanga, di ba, na hindi mo alam, mamaya, kaya nagiging busy, may iba pala. Pero kung may iba pa din. Naniniwala ka doon sa intuition? Doon sa... Depende nga. Kumbaga, kaya nga dapat yung time praning. Kasi may intuition, may kapraningan. So, pagka kinakabaka-baka lagi, eh, mag-isip-isip ka na. Pero laging protection na yung sarili nyo. Kalma lang kayo. Kasi hindi maganda yung para kayong yung nakikita nyo lahat, yung tama at mali ng lalaki. Dapat ang makita mo kung tama o mali ang ginagawa mo muna. Mm-mm. Tapos pagka na perfect mo na yon, kasi pagka tingin lang tayo, hindi siya ganito, hindi siya ganun, eh dapat ganito siya, dapat bigay niya to, dapat yung ganito. Eh kasi pag ganun mangyayari, wala, mahirap. Mas maganda yung tingnan mo lang muna ano yung binibigay mo for him. Ikaw muna. Pag ready ka sa na sa gat, pwede ka na mag-asawa. Mm-hmm. And for life na relationship. Mm-hmm. Pero yung 7 years, sabi nila, yan sa 7 years daw yung critical. Malalaman. Yung tinatawag nilang 7-year itch. No? Yes. Mm-hmm. Sabi ni nila. Pero si The Boy pa nga nagsabi sa akin yun, si Rudy Fernandez. Mm-hmm. Pero syempre, bawat kwento, iba-iba naman. Pero, kasi nga, nagiging kampante na rin siguro. Pag 7 years. Tsaka lahat na ng visit na pag-uugali ng bawat isa na. Nakita na. Kaya parang aburido na din. Kaya baka, or busy talaga. Or kaya, bigyan mo lang ng time. Huwag lang siyang pauhuli. Huwag lang siyang pauhuli. Or else. Or else. Iiyak ako. Diba? Yan ang mga drama. Hindi mo ka magwawala. Just keep calm and carry on. And then, kasi lahat ng bagay na nangyayari may sagot eh. Hindi naman ikaw makakasagot or siya.
Kasi baka siya din, hindi nga makasagot bakit, di ba? So, kalma lang, may answer. Peachy, ito, paano ko malalaman kung worth saving po ang relationship o dapat nang i-let go at mag-move on? Ito lang muna ang tanungin mo, mahal mo ba? Kasi pag mahal mo, lahat kaya mong tanggapin. Pangalawa, sana huwag kanyang bugbugin ng physical na pwedeng ika-danger ng buhay mo. Or huwag lumihit ang tingin mo sa sarili mo. Mama, hindi ka magaling, hindi ka bobo. Kung mga ganun, pag ganun, ayun, huwag na muna tayong mag-steady sa ganun. Kasi marami, bawat isang tao may gift. Maraming pwedeng gawin sa buhay, itulong sa buhay ng ibang, alam mo yung sa bayan. So, pag yun lang dalawang, basta una muna, mahal mo ba? Kung mahal mo, eh huwag ka na yung maging pabigat sa kanya din, di ba? Kahit di siya perfect, kahit may masama siyang lahat naman, hindi naman perfect. Huwag ka magpabigat. Gawin mo nga lagi yung dapat mong gawin, yun muna lagi. Tapos pag gulang niya talaga na tingin mo in danger ka na, eh, ayun, huwag na talaga yun. Pero kung mga uga-ugali lang naman, tamad-tamad, or oo, mapagbibigyan naman yan. Flirt, oo. Cute. Medyo, uy, medyo. Uy, mag-flirt ha, siloso ko. Silosa ka ba? Hindi, okay lang naman yun. Kasi parang, syempre, gusto din naman nilang maging macho, di ba? Kahit naman ito, gusto, may crush sa'yo. Pero huwag lang yung pe-flirt pala. Yung parang, kung nag-GGV lang, good vibes sa maraming nakaka, yung alam mo yung malapit na babae sa kanya or what, basta hanggang ganun lang. Mm-hmm. Tapos lagi mo siyempre take care of yourself. Para ano? Be fresh. Competitive, di ba? Tapos susunod ka din muna sa kanila. Pag talagang walang-wala lang, malalaman mo naman kung baliwala lahat ng ginagawa mo tapos di mo na kaya. Mm-hmm. Eh, umalis ka na. Ikaw din makakasagot actually lang. Oo, in short, it's, wag tanga. Stop, listen to yourself. Oo. Listen. By Beyonce. Oh. Sabi ko nga, di ba, in short, wag tanga. Yes. Oo. Pero pwede maging buba, di ba? Cute lang. Huwag naman sobrang martyr na ano. Pero pag magpapamilya ka, okay lang naman maging martir eh. Kasi sino pa bang iintindi? Tsaka ang dami mo nang i-consider, di ba? Yung may anak ka na, magpakasal na kayo, meron ng, di ba? May mga in-laws ka. Maraming kukonsider. Kailangan maglinisin mo na muna yung bahay. Maging busy ka. Alam mo mula nung naglinis ako ng bahay, nang luto ako, nag-alaga ng bata, parang wala na akong panong mag-emote. Siguro sandali lang pag-aroon. Tapos, ay, wala, malinis, papako, walang bakterya. Ma-emote ka ba dati? Oo. Alam mo, may stages ka din eh, di ba? Parang 20 to 30, parang wala kang ginawa kundi mag-emote. Oo. Kahit lahat nasa iyo na, kasi sobrang gusto mo lang laging affected ka lagi sa sasabihin ng iba, sa mga bashers, sa mga ka comments. Ba? Kahit ako noon, nung wala pang mga social media. May iniyakan ka na ba na boyfriend mo dati? Iniyakan? Dahil na-hurt? Mm-mm. Oo naman, madami. Lalo na pagka binagago ka ng walang laban. Yung pagiging kabastusan, mas doon ako nasasaktan eh. Respect. Ika respect. Kumbaga, kung kayo, di kayo, di ba? Wala na yung... Wala nang sideways, sideway. Pare, hindi pa. O sideway, segway. Highway, di ba? Subway. Lahat na ng way ginawa. Ako si Rupa May. Di pwede. I know the way. All the way. Kamot May. With Rupa May. The day. Ganon. Eto pa. Diba? Wait lang. Same two ways, bang... one way. One and way. Even the ways. Turn right and left. May nag-dating app ka ba? Ako hindi. Hindi ko... Never kasi una, hindi ko batch. Tapos nung nauso na, medyo 30s na ako, na matured na rin ako, na nakikita ko. Kaya nga tagal ko nag-asawa, nabas kami ni Lale, nagbabarkada. So parang alam mo na, forget ko nga na, ay girl pala ako.
Ay, kailangan pala magka-jowa. Pala matres ko. Oo, kasi 4GB na lang with the... Di, alam mo na, my friends, the LGBT friends. Diba? Tapos sabi niya, ay, mabay pala ako, sabi ko. Nalimutan to na kasi nga enjoy na after work sila. Yung parang nas, umabot na sa taon-taon pala na, ay, paulit-ulit. Sabi ko, ayoko na. Hindi, Reyna ka ng LGBT. Aminin na natin, no? Thanks naman. Eh, yun na nga. So, akala ko nga, ano, yun nga, na-forget ko nga kaka-jibin with friends. Oh, good vibes, happy-happy. Lagi naman nila akong inaalagaan. Then, ang isa mo, forget ko. Ay, diba? Masaya. Oo, oh, may time limit pala ang kababa, ang matres. So, yun yung nag-add sa akin. Tapos ko na-realize, ay, wait, stuck up na dito, medyo bagot na, kaya kailangan na ng love life, ng for life. Eto, wait, binabuti binanggit mo ang LGBT. Ito yung, alam mo, sensitive itong next question. May girlfriend po ako, paano kung sasabihin meron din akong boyfriend? Ano siya, girl or boy? I think boy. Ah, boy. Eh, bakit dalawa-dalawa? Hindi ko pwede mag-minimize. Mahirap kasi dalawang sabay, maninervous ka. Ikaw ang ninervousin. At saka mamay, nega yun, mahuli pa. Tapos mami, pag nahuli ka, i-record mo yan. Ibig sabihin, record mo sa tao na minahal ka. Parang na, kasi ang taong sinaktan mo, na mahal mo, eh, hindi ikaw din masasaktan. Mm-hmm. Dahil nga mahal mo, tapos sinaktan mo, di parang abog na sasaktan sa ikaw din. Ay, sakit lalo kasi mas mahal ko, di ba? Pero, kung gano'n ang sitwasyon, eh, magdasal-dasal na muna kung anong tamang gabay na gawin mo. Kasi, hindi ko alam ang sitwasyon nyo. So, as for a sign na lang and all. Pero kung ako kasi, ayoko talaga nung sabay-sabay. Kasi mamili ginawa ko na lang before. Ng isa. In afraid, mama. Wait. Ginawa mo yan, PG? Chikel, sabi. Hindi naman, kasi single naman ako eh. Bata ako noon. May career, mga bubab days. So parang lahat pwedeng manligaw. Eh kasi yung iba, pag dinidate mo, parang ang dating exclusive na kayo-kayo na. Kayo na. Tapos biglang may darating na isang bagong may yummy and all. Mm-hmm. Tapos biglang kakatok na lang bigla. That time kasi wala pa ng mga cellphone ng... So lahat, ngayon DM na lang lahat eh. Dati ano na nga, landline. Pero yun nga, alam mo... Mahirap mag-communicate before. For the past 20 plus sa years. Ay, may kasama ka sa loob. Ay, mapahiyanay na sa loob. Sabi ko, tago na ako sa cabinet. Sabi ko, yung ganito. Tapos doon ko na-realize. Tapos may, ayoko na. Sabi ko, nang-nervous ako. Mahirap na. Nang-nervous ako. Laging ganun. Eh, ang ganda mo kasi. Sabi ko, naku. Hindi pala maganda magsabay-sabay kahit na maliligaw lang. Ewan hindi, ko. Alam mo, Pichi, for the past 20 plus years na kilala kita, alam ko loyal ka naman eh. Ikaw, yung mga boyfriend mo lang ang hindi loyal. Hindi, naging loyal lang ako kasi nga na huwag, afraid na akong ma-Julie Bay. Afraid ma-Julie Bay. Eh, that time, syempre, career naman, pagbata ka, di ba? I mean, oo. Para ka rin tanga na... 'di ba? O sige, punta ka. Iba siya rin pupunta lang, kasi habang pupunta lang, hindi na may darating na yun yata yung boyfriend ko. Nakalimutan ko na kasi hindi maganda ang alalahanin. Pero hindi ko na inulit. Oh. Halimbawa, may boyfriend ka talaga, tapos may friend ka lang. O sige, dadaan ako diyan. Ganyan kasi yun pala may type din sa iyo, ayaw na umalis. Niligawan ka na rin. Tapos tagal-tagal lang siya kumatok na yung isa, nasaan ka na? Ikaw naman, hindi mo naman ma-open. Pichi. Taga siya, nagtago na nga. Pichi, from showbiz ba yung dalawang yan? May showbiz, may hindi. Hindi, yung dalawang tinutukoy. Yung dalawang tinutukoy natin. May showbiz, may hindi. Nagkagusto ka na ba sa bading? Ako, syempre naman. As in? Like, na-in love ka? Crush-crush lang. Ah, crush-crush lang. Pogi-pogi, ganyan. Parang ikaw, pogi.
Pero hindi mako-crush, alam mo yan. Nagagwapuhan. Yung guess. Kasi minsan, di ba, ang daming ano. Mabait kasi, mabait. Oh. Ma-in-love ka talaga. Oh, mag-move on na tayo. Ito, slam book questions. The craziest thing you did for love? Eh, siguro yun lang nga, nung tinanggap mo na ng lahat, okay ka na lang ng okay, huwag ka na magsagot-sagot, tapos gawin mo nga yung best mo. Doon ako nakapag-asawa nung naging ganun na yung thinking ko. Mm-hmm. Tapos hanggang ngayon, oh, ang tagal na namin. Diba? Hindi madali yun. Oh. Long distance pa yung communication namin, age gap namin. Imagine mo, English taga. Ang daming naming differences. Pero dahil nga sa ilong ng tahanan ay babae, and every man's success is a woman behind. So, pag yun nung yun ang inisip ko, trinay kong gawin, parang effective naman siya. Tsaka huwag mong asarin yung asawa mo, huwag kang lumangira. Basta bigyan mo siya lagi ng peace of mind. Diba? Respect. Respect and wag kang ano, basta alam niyo na yun. Oo. Basta chill ka lang. Chill ka lang sa bahay, no? Wag kang bungangera. Keep calm and carry on. Oh, chill ka sa bahay, maglinis ka, magpakain ka, tapos magliligo. Yan talaga. Tapos uuwi, malinis, ligo. Mm-mm. Tsaka, ang lalaki, miss ko, gagawin kang ikaw na lahat. Diba? Secretary, sexetary. Basta ang lahat importante. Ikaw. Kaya nga, di ba? Importante, ang, mabango ka. Every man's success is a woman behind. Oo. Yon, ilaw ng tahanan. Mm-mm. Laging ganun. Kaya, taga-commute, tanggapin nyo na yon. Pero syempre, hindi lahat yon madali. Lahat. Oo, lahat. Ikaw lahat yung solusyon sa lahat. Talagang, ang lalaki physically strong eh. Mm-hmm. Ano na, may mga strength sila, pero yung tunay na pagdadala ng pamilya, tingin ko, talagang babae. Mm-hmm. Kasi noon, nagbabasa ako ng libro. Siyempre, God muna, number one, mm-hmm. pray, di ba? Mm-hmm. Yung may takot sa Diyos para hindi mong wawalang yan masyado. Kung magwawalan yaman, light lang. Kasi may konsensya pa din. Oh. Yes. Tapos, noon, ang mga lalaki, noong unang panahon, eh, bago makauwi ng bahay sa pamilya nila, para kumuha ng mga pagkain, nag-hunt muna sila, hunter sila. Mm-hmm. So, ang mga babae, pag makauwi lang ng bahay ang asawa nila, kahit ilang araw yan, or ano, parang sobrang wini-welcome nila sa saya kasi nakauwi ng buhay. Ng buhay. Yes. So, kasi nga dati, lagi rin akong nalulungkot. Ano-ano po, ano-ano nararamdaman ko pag walang asawa, ganyan. Ay, boyfriend, relationship. Tapos na-realize ko, yun nga muna, mag-submissive muna and all. Unless, walang yalang din talaga yung partner mo. Eh yun, iba na yun. Pero kung may flaws lang or hindi siya perfect, may mga kahinaan or hindi siya perfect, kailangan niya lang ng gabay, eh okay lang yun. Mm-hmm. So tingin ko. Mm-hmm. What do you think? I think it's good. I think it's the best, ako ha, it's one of the best relationship advice na natanggap ko. Totoo yan. Ay, talagang ganun na yun, kailangan mo pa ng advice. Oo. Lahat naman tayo, di ba? Kasi hindi naman. Hindi, para rin may point of view ng iba't ibang tao, di ba? Kasi minsan ako, kagaya ko, ay, ikaw din pala, nararanasan mo yung ganun, yung pagod na pagod ko sa relasyon. Alam mo yung ganun, yung minsan, kala mo, siya lang ang gumawa sa'yo or ikaw lang nakaka-experience. So, yung pala, meron din, marami. Mm-mm. Napagod ka, diba, na ba sa relasyon? Anong ginawa mo nung napagod ka? Alam mo, pag napapagod ako, yung ginagawa ko, nagpapalakas ako personal. Kumbaga, mag-workout ako. Ah, dinadaan mo sa physical. Dinadaan ko sa una muna sarili ko. Mm. The greatest gift of all is to love yourself first. Kasi lagi,
kung hindi ako strong, mahina ako, paano ko maalagaan yung anak ko? Mm-hmm. Paano ko gugustuhin ng asawa ko kung weak, di ba? Kailangan ano, at hindi ka reliable, gano'n. Mm-hmm. Kailangan strong, reliable ka din. Mm-hmm. Good listener. Marami, ang dami, ang daming dapat para mag-succeed ang relationship. Yes. Who is your favorite person? Siyempre ngayon, ang favorite person ko yung anak ko, si Athena. Ito saka si Trev. Pero dapat na si Trev muna eh. Ay talaga? Una muna pero, ang asawa dapat? Eh kasi siyempre mas cute yung baby eh, di ba? Hindi cute sila eh. Kasi di ba, yung napaka-innocent. Siyempre, love na love ko si Trev. Pero sabi mo, favorite. So favorite ko si Athena. Na gusto niya Alexandria na siya. Ayaw niya Athena na niya. Mama, you're wrong. Hindi, tsaka kasi bonding kami, best friends kami, nagpapa-parlor kami, shopping kami ng shoes, girly, arte. Ay, na-enjoy mo na ngayon yun. Oo. Pag tinanong niya, ano ang actress, anong sinasabi mo? Hindi, sabi niya kasi, Mama, why are you so famous? Anong sinasabi mo? Because I'm an actress, but I work hard for it. Ganyan, totoo. Parang ganito. Ganito ko siya kausapin eh. Na mas simplify lang. Paano mong in-explain yung concept lang na actress? Yung trabahong actress? Eh, kasi ever since, umiiyak niya yung pagkanumin ni makeup on ako. Tsaka alam na niya eh, magmula ng baby, pinanganak siya, lagi akong may glam team. Umiiyak siya. Yung pala gusto niya siya din, nakaglam. Kala ko umiiyak kasi aalis ako. Kasi aalis ka. Yung pala kasi siya hindi inayusan. Ako lang eh. Salita. Kaya pala sakay ng sakay habang mawi na emu-emu kang ganyan. Tapos siya, uupo sa akin. Kasi doon ka na, sige na, iyak-iyak, mama, mama, ganon. Siguro hindi niya may shot na intindihan at the same time. Yun nga, hindi siya glam. Ngayon, gusto niya lagi siyang glam, glam. Talagang ako naman ang napilitan. Kaya bumalik na rin talaga ako todo-todo sa showbiz. Kasi kung hindi, siya mismo lalaitin na ako. Alam mo yung gano'n? Hindi naman, pero parang feeling ko yun yung gusto niyang gawin. Sa tingin mo, mana sa'yo si Athena? Ano siya eh, idol niya yung mga BT, yung mga Korean, di ba? So, ayaw na saya, pagtalang-kanta, tapos mahilig sa mga fashion, mag-gown. So, parang feeling, tapos gusto niya ng party, event. Alam mo yun? So, sabi ko, dito na tayo. This bawat araw, iba-iba ang kwento, iba-iba ang kausap, iba-iba. Pero safe kasi syempre, GMA Network, tayo-tayo nang din. Sure na hindi ka mabubogus or scam. Kaya gusto ko din dito. Kasi isa pinoproblema ko, sino pa yung makakaharap ko na kumaayos o hindi. At sure ako na andito kami, sama yung pamilya ko, tapos andito dun din naman yung mga kayo, di ba? Lahat kayo, kilala ko na rin na sigurado magiging safe ako, pati anak ko, o at pamilya ko. Yung ganun. Kaya sabi ko dito na lang ni. Here na me. Here na me. At go, diba, go, sure go. Na. Todo na natin. Oo, at go, go, go. Todo ko na. Kasi lahat ng ginagawa ko dito, maganda, masaya. Yun lang, maganda, masaya. Yun lang naman. Kung mahusay, hinuhusayan ko na. Oo nga, at ngayon ayusin ko na. Ayusin mo na, at ngayon eh, yes. Kasama ka na sa Talls. Kasama ka na sa at saka ang tagal na ang huling sitcom ko. Ay hindi, meron pala doon sa kabila. At talagang yun ang gusto ko, kasi nga parang nag happy-happy, laro-laro, ganun. Yun ang playground ko yata, yung comedy sitcom. Oo. Playground ko pala sila Kelvin. Play-play, you know. Teka muna, before I let you go, Peachy, itetest muna kita tungkol dun sa mga acronyms. Kasi sabi mo nga, mga bagets itong mga kadil mo. Siyempre, dapat magaling ka sa acronym sa social media. Mga tolls. Oo, mga tolls. Okay. Alam, example, alam mo ba ang ibig sabihin ng JK? Joke?
Just kidding. Or joke. Tama. Pero tama, di ba, joke? Pwede ka mag-sitcom na din. Oo. Oh, ito. Sige, sige. Hindi ko alam. O, buti na lang alam ko na. Oo. HBD. Happy birthday. Yan! Ang galing mo. Oo. TM, oh, ito, TMI. Today may I. Too much today information. Ano? Too much... Ah, too much information. Ito, LOL. Laugh out loud. Ayan, ito, R-O-F-L. R-O-F-L? Rufa. Oh. Rofa. 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 Love. Yeah. R-O-F-L. Love. No. Rolling love on the floor laughing. Dami naman. So, ano yan? Galing sa US ba yan o sa'yo lang? Hindi. Galing sa lahat to. Paano naman ang invento yan? Ewan ko sa kanila. Buong mundo, Philippines lang. Buong mundo di ka yan, sure. I think. No. Parang pumikit yung eyeball mo, hindi ka sure eh. Sige na eto. Nga, sige. Oh, sige. Na. Sinabi mo kanina, DM. Rolling out loud. Ano yun? Rolling? Rolling on the floor laughing. LOL. Ah, yung ano, parang mas matinding LOL. Kasi ito, rolling on the floor ka na. Oo. Oo. Ito, DM. DM? Mm-mm. Direct message. Ayan, ang galing. Yeah, alam ko na tini-DM ko sila. Oh. Charot. Sino yung huli mong dini-DM? Wala, pag may namimit ako ng mga showbiz sabihin, oh, I follow back. Or if they follow me, hey, I follow you na. Ito, BTW. B? BTW. By the way. Correct. Ang yan, 3 lang ang alam ko. Oo, pero pag apat na, hindi mo na alam. Oo. 1, 2, 3 lang ang alam ko. Mm-mm. Ito, last na. Mag 1, 2, 3. Oh. F-O-M-O. FOMO. FOMO. For, oh. Hindi ko alam. Fear of missing out. Homosexual, kala ko. Homosexual. Homo pala yun. Fear of missing out. Oo. Hindi ko alam. Mm-mm. Sa bagay, wala ka naman ganun eh, no? Wala kang fear of missing out. Wala na, hindi na ako magte-text-text. I'm sure alam mo naman to, itong four-letter acronym na to, OOTD. OOTD? Mm-hmm. Alam mo, OOTD, Outfit of the Day. Yes. Oh, ayan. May alam ka naman na four-letter acronym. Oo. OOTD. OOTD. Ayan, marami ka niyan. For sure. Outfit of the day. Oo. Eh si Athena, for sure, marami rin OOTD. Ayan, ha? Yes. Ayun. You know, grabe, ang sarap ng usapan natin. Naka-isang oras tapos na para tayo. Tapos di-delete mo lang. Oh. Grabe naman. I-alam mo naman sa YouTube. I-on mo naman. Everything. Oo. On alam mo, may isang bala mo, ang dami nating pwede pang pag-usapan. Oo. And, o sa susunod magka-show na tayo. Oo. Ay, alam mo, na. Natatakot ako dyan kasi ang dami nating alam sa isa't isa. Oo, nga sa sobrang dami, nakalimutan na nga natin, di ba? Oo. Well, anyway, let's not get into Nelson na very good. Oh, let's not forgive get into that. Forgive and forget. Yes, let's just forget. Parang ako it. Din yun, di ba? Oh, basta kailangan GV lang, kailangan masaya kailangan lang. Kailangan fresh lang, walang iniiwasan. At walang afraid na majujuli. No hurt feelings to everyone. Oh, importante yon. Yes. Michi, thank you very tunay much. Tunay kang kapuso. Thank you. Thank you very much. At ang dami mong naikwento sa akin ulit. At na marami tayong na-throwback. Oo nga. Fairness, no? Yes. Ayan. I hope to see you again very soon. At sana, yes, see you soon.